Last time meron tayong kinuntent na pinakasulit na MTB na mabibili mo dito kay Budget Vice Cavite ngayong buwan o ngayong taon, yun yung Heroic Warrior 650 na hard slot sa kanya is alloy na and 10,200 pesos lang pag binili mo sa Shopee and 10,000 pesos lang kapag dinayo mo dito. Kung hindi mo pa napanood yung vlog na yun, nandiyan yung link sa video description. Pwede na yun mga aliens. So this time, roadback naman pag-uusapan natin. Like, comment, subscribe. Follow nyo ako sa aking Facebook page, nag-live stream ako dyan daily, especially 9 PM onward. Pag-usapan natin ngayon yung roadback na sinasabi ko na pwedeng bilhin sa halagang below 10,000 pesos para sa akin, isa. Sulit na rin siya. Let's go! Ito yung sinasabi ko sa inyo na roadback na para sa akin, sulit na rin bilhin below 10,000 pesos lang. Ito, si Spunker Unicorn R1. So yung frame nito ay alloy 60 at 61. Yung frame na binabudget natin ay size 47. Yung kanyang effective top tube dyan, ang size ay 51. Yung kanyang stand over height naman ay 720 mm, and yung kanyang reach ay 420 mm. Ang nagustuhan ko dito sa frame nito ay naka triple triangle design na siya. Ayan. So ito yung mga latest na ginagawa ngayon sa mga MTB, sa mga road bike, mga naka triple triangle design, mas matibay yan, mas magandang i-ride. And yung kanyang internal cable routing, tignan nyo naman, naka full internal cable na siya sa left side ng down tube and right side sa top tube. Naka internal na rin. Ayan siya. And naka rim brake to. Yung head tube nito ay straight. Ayan yung logo ng Spunker. Yung size nito, meron tong 47. Ito yung 47 na binabudget natin. Meron din tong size 49 and size 51. So medyo malaki na yung 51. Kung medyo matangkad ka, piliin mo yung 51. Pero mas maganda kung pumunta mo dito para masuka sa'yo or para sakto sa'yo yung fitting ng bike. So yung decals nito, ayan, meron yung unicorn dito. Unicorn R1, nandito yung Spunker. Glossy type. Glossy type, nandito yung yellow and red. So yun yung mga kulay-kulay niya dito. Yung FD naman ito ay Senza Reflex and naka-brace on na rin siya dito. Dumaan sa ilalim. Ayan, yung ano naman ito. Ito ay naka-tubay, syempre. 48 teeth. 160 mm, square taper nga lang siya dito. Dito naman, yung chain na ginamit sa kanya, i-stack lang yan. Ayan, letter S dyan, Superman. Yung RD naman niya, kung Senza Reflex yung FD, Senza Reflex din. Syempre, yung kanyang RD. Ayan, Senza Reflex. Ito, hindi pa to nakakaset. Naka-thread type pa siya. So, reasonable naman, below 10,000 pesos. Biro ako makita ng road bike na nakakaset na rin. Ito ay ginamit. 8 speed, 32 teeth yung ginamit dito. Yung hubs naman ito, ay bakal pa. Ayan. Dito, sa kanyang rims, double wall alloy na. Hindi siya naka-presta valve. G-Lower, yung kanyang gulong. G-Lower, 700x28C. Ayan, yung 28C. Ayan siya. And yung kanyang caliper brake dito ay zap. What's up? Sa likod, hindi siya pwedeng gawing disc brake dahil wala siyang mounting dito para sa kanyang disc brake na quick release. Yung upuan nito ay 300 mm and 30.4 yung size dito. Ito yung kanyang stock pedal. Sorry, plastic pa to. Meron bakal sa loob yan. Dito, upuan ay Spunker na. Ayan. Yung fork naman ito ay bakal pa rin syempre. Ayan. Yung wheel sa unahan, same sa likod. Spokes, isa 32. And double wall alloy, 700x28C. Hindi pa siya naka-press sa valve. Sa harap, ay zap din yung ginamit. Dito, 90 mm stem. Alloy na. And yung kanyang headset is a letter K. So tingin ko, ito is naka-ball bearing pa. Drop bar naman ito ay alloy na. And bakal nga pala yung kanyang seat post. Yung brake and shifter naman ito ay Senza Reflex. So pag Senza Reflex, 8 speed yan. Kapag Senza Ignite, is a 9 speed. Okay, timbangan natin si Spunker Unicorn R1. 3, 2, 1. Okay. Actual weight. Actual weight niya. Ayan, 12 kilogram lang siya. Ayan yung 10, 11, 12. So 12 kilogram lang si Spunker Unicorn R1. Okay, yan yung timbang. 12 kilogram lang si Spunker Unicorn R1. Madami bang bakal yan, ha? Bakal yung kanyang fork, bakal yung kanyang hubs. And syempre, hindi pa ito nakakasit. Pero 12 kilogram lang siya. Ang presyo nito, bago natin makalimutan, eto na. Ang presyo nito, SRP,
ay 10,000 pesos. Marami na yung previous na kasama. Ito naman, 9,700. Meron na yung kasamang helmet. Pero kung ayaw nyo ng previous, sagad niyan ay 9,500 pesos. So, ba't ko nga ba napili ito kahit madami-dami dyan bakal? Kasi nga, pag pinili ko, yung road bike na madaming alloy, tulad ng mga na-bicek natin, si Gemera, si Sagato, at yung iba pa, papalo na yon ng mahigit 11, 12,000 hanggang 14,000 I think. Ito ay 9,500 pesos kung wala nang previous na kasama. Pero syempre, samama mo na ng helmet, 9,700 pesos, pwedeng-pwede na. Para sa mga baguhan sa road bike, gusto nang mag-road bike, gusto nang masubukan, ito 9,700. Pero kung gusto nyo madami ng alloy na, piliin nyo yung mga Gemera, yung Sagato, yung mga mas latest na. Since po ang Unicorn R1 ay latest lang din to, 2022. Yun nga lang, medyo madami siyang bakal. Pero sa specs niya, 9,700 pesos ay sapat lang doon sa kanyang spec. Kasi kung madaming alloy to, malamang sa malamang kung alloy yung fork, alloy din yung hubs niya, eh nakasis pa ito, papalo rin to ng halos doon sa presyo nila Spanker, Sagato, nila Gemera V1, V2, pero ito is 9,700. So, pwedeng-pwede sa mga baguhan, sa mga gusto lang mag-road bike and masubukan. So, para sa akin, pwedeng-pwede na to. 9,700 pesos lang. Ito nga pala, pabibili nyo dito kay Budget Bikes Cavite. So, meron siya lang Shopee page, nandiyan sa video description. Kung medyo malayo kayo, pwede nyo order nito via Shopee nila. Yun lang mga alien. Follow nyo sa aking Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook. So be it, lalabas na yung Frog Alien nyo. Nag-i-stream ako doon. Kung gusto nyo akong matikahan, mag-say hi kayo doon. And kung may mga tanong kayo, doon ko nasagutin sa aking stream. Daily ako nag-i-stream. Minsan sa umaga, pero usually sa gabi ako nag-i-stream around 9 PM onwards. So yun lang mga alien. Like, comment, subscribe. So be it. I love you all. Maraming salamat sa solid support. Signing out.